Natatanggal na yung bubong namin. Grabe. Malakas na hangin, kakambal ng matinding ulan na naranasan sa Itagi, Isabela. Oh my God! Sa Barangay Nara, umapaw ang ilog at umabot ang tubig sa ilang bahay. Hindi na madaanan ng Nara Bridge kaya isolated ang 8 barangay. Sa lakas ng ihip, bagyang umangat ang bubong sa harap ng Emergency Operations Center ng MDRRMO. Hinagupit pati katabi nitong peryahan. Dumayo pa naman sila mula Pangasinan para kahit papaano kumita sa fiesta. Lakas na ang hangin, nasira yung mga hanap buhay namin. Ramdaman lakas ng ulan hanggang sa loob ng covered court, kung saan naglagay ng mga modular tent para sa mahigit 500 lumikas kaninang tanghali. Yung bahay namin, lumipad yung yero, tapos nadaganan ng kahoy, kaya lumikas kami. Sa bayan ng Alicia, halos pa rin din ang malalakas na hangin ng mga yero. Tumagilid na ang ilang poste, kaya naputol ang ilang kawad at lumaylay sa kalsada. Ang isang nangahas na rider, sumemplang sa lakas ng hangin pero maayos naman ang lagay. Okay ka lang? Nagbayanihan naman ang dalawang tricycle driver matapos tumirik ang isa. Habang ang isang lalaki nag-alis ng mga humambalang na sangasadaan. Malakas din ang bugso ng hangin sa bayan ng Dinapigil. Sa bayan ng Nagilian, tinangay ng hangin ang tent na ito na muntik pang tama ng isang van. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada sa Cagayan City. Lumagasa naman ang tubig sa bahagi ng San Pablo Cabagan Irrigation System. Pati sa umapaw na pinakanawan dito Mawini River sa Antagan, ayon sa uploader ng video, patuloy ang malakas na pag-ulan sa kanilang lugar at nagkaroon na rin ng brownout. Ang isang residente ng haspang lumambat ng isda kahit malakas ang agos sa Abuan River sa Ilagan City. Muling nagbabala ang mga otoridad na bawal muna ang pagligo, paglalayag at pangingisda sa mga ilog at sa dagat. Ayon sa Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 13,000 residente na ang lumikas sa kanilang lalawigan dahil sa epekto ng bagyong Nika. Nauna nang inilikas sa gabi ang mga nasa baybayin dahil sa banta ng storm surge. Naka-red alert pa rin sa buong probinsya at mahigpit na ipinatutupad ang liquor ban. Nakapag-deploy naman na po kami ng manpower and then preposition po ng mga goods doon po sa mga ina-expect namin na ma-isolate. Katulad po nung Riverside region namin at saka nung forest region. Rumagasa rin ang tubig sa ilang kalsada sa Bagao, Cagayan, kaya marami ang hindi madaanan. Nagtumbahan naman ang mga puno sa ilang kalsada sa Sagudai, Quirino. Nagka-landslide naman sa bahagi ng National Road sa Barangay Ambato sa Tinglayan, Kalinga. Ganon din sa Aguinaldo Road sa Mayoyaw, Ifugao. Nakataas naman ang storm surge warning sa Dagupan City. Ganon din sa Agno, Anda, Bani, Binmali, Bolinao, Burgos, Alamino City, Infanta, Labrador, Lingayen, San Fabian at Subal, Pangasinan. So ito po yung mga coastal municipalities na maaaring maapektuhan nitong storm surge na according po sa PAGASA ay posible na umabot yung taas niya ng 1 hanggang 2 metro. Dahil namamahing isda ang kawalan ng kita dahil sa sunod-sunod ng mga bagyo. Mahigit 1 buwan na kaming walang income kasi maalon po. Tsaka kahit na siguro tatahimik yung alon, wala rin mahuling isda kasi sobrang lakas ng agos. Problemado pati mga bangus grower. Mabagal daw kasi ang paglaki ng mga alaga nilang isda dahil sa sama ng panahon. Hahanguin na sana sa susunod na linggo ang mga isda pero baka abutin na ng susunod na taon. Mas lalo silang nahihirapan kasi parang tao rin, parang ginagalis. Mas lalo silang hihinang kumain. Hirap kami ngayon, hirap kami talaga magpalaki. Madaling araw pa lang, ramdam na ang malakas na hangin at ulan sa Kasiguran, Aurora. Ilang minuto pa ang lumipas na wala na ng supply ng kuryente. Pagputok ng liwanag, mas lumakas pa ang pagbayo ng ulan at hangin. Sobrang lakas ng hampas ng hangin, pati na rin ang ulan dito sa Kasiguran. Yung mga puno dito sa likuran ko, nagtutumbahan na, pati na lahat ng pwedeng liparin, nililipa dito sa labas, kaya talagang napaka-delikadong lumabas. Sinira rin ang bagyo ang bubong ng isang eskwelahan. Sobrang lakas ng hangin at ulan dito sa bayan.
bayan ng Kasiguran na natuklap na yung bahagi ng bubong nitong covered court ng Kasiguran Central School. Kanina, bago kami sumulong dito, ay buo pa yan, pati yung mga ilang upuan at lamesa dito, nagtumbahan na rin. Ang isang barangay, mabilis na inabot ng hanggang tuhod na baha, kaya ang mga residente walang nagawa kung hindi lumusong. Sa Dipakulaw, nagkalat sa kalsada ang mga batong inanod mula sa dagat. Ayon sa barangay, umabot mula 8 hanggang 10 metro ang taas ng alon. Ramdam na ramdam din ang hagupit ng bagyo sa Dilasag kung saan naglandfall ang bagyo. Binaha ang isang eskwelahan, putol din ang mga puno at nasira ang mga bubong. Hindi na rin matawid ng anumang uri ng sasakyan ang Ditubor River dahil sa baha. Dahil sa dami ng mga natumbang puno, pahirap ang makapasok doon. May mga bahay pang natumbahan ng puno. Winasak din ng bagyo ang ilang bahay na gawa sa light materials. Maging ilang gamit, tinangay ng hangin at ulan. Gugulam na nga po yung paano ko gagawin yan. Wala na naman pambili pa ng hatip ng bubong niya yung bahay ko. Hindi rin nakaligtas sa gupit ng bagyo ang ilang resort. Humambalang din sa kalsadang ilang natumbang poste ng kuryente. Sa pilitang paglikas na ang ginawa sa iba't ibang lugar sa Aurora, partikular sa Kasiguran at Dilasag, na pinaka napuruhan ng bagyo. Mahigit 5,000 residente na ang lumikas sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Halos 70 sa kanila ang nasa evacuation center ng Barangay Marikit sa Kasiguran. Sapat pa naman daw ang supply ng relief packs ng LGU para sa mga apektadong residente. Ang protocol po dyan, siyempre, per bayan, no, per munisipyo, mauna po muna yung resources nila. Ngayon, pag naubos na po yung kanilang resources, andito naman po ang probinsya para mag-augment at mag-support po doon sa pangangailangan po, doon sa buong lalawigan po. Kung meron po kami, pinapadalan po namin. Patuloy rin ang monitoring para matulungan ang mga lugar na napinsala ng bagyo.